And we know that in all things God works for the good to those who love Him and those who are called according to His purpose. Sa pinagpalang araw sa ating lahat, lalo sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa, purihin ang Diyos, kayong mga kapatid natin na nariyan sa US, sa Japan, sa Canada, yung iba na nariyan sa Saudi Arabia, yung iba po na nariyan sa Qatar, at ganoon din sa Taiwan, pagpalaan kayong lahat ng Panginoon. At mayroon yata tayong bago sa Ireland, you know? Okay, from Ireland, God bless you po. At thank you for watching. At we pray that the Lord will continue to bless you. The works of your hands will prosper. And the Lord will always keep you and bless you together with your family here in the Philippines. And we pray that the Lord will continue to prosper the works of your hands and grant you good health. At patuloy po ang pabor ng Diyos, ang biyaya ng Diyos ay sumayin niyong lahat. Ganon din natin din pong binabate ang ating mga kapatid dito sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Ang Pilipinas po ay pinagpalang bansa dahil narito po ang mga mananampalataya ng Diyos na buhay. Mula GMA, Luzon, Visayas at Mindanao, purihin po ang Panginoon for giving us this wonderful time once again to study His Word. And I pray that wherever you are right now, the Lord will continue to release His favor, blessings to be upon you and your whole family. And I pray for a strong internet connection so that you will be able to finish the impartation of God's Word tonight. And I pray that the God, Holy Spirit, will also bless us and guide us. At patuloy po ang mabuting kalusugan na aking dalangin para sa bawat isa. Before we continue, I would like to invite you to join me in a word of prayer. Father God, we thank you for this wonderful privilege you've given us to listen to your word, to receive the impartation of the now word for all of us tonight. We believe that man shall not live on bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. We also pray, Lord God, that you continue to enlarge the capacity of our spirit and give us a desire to be hungry and thirsty for your word. And we also pray, Lord God, give us a tender, humble, and teachable heart that every time your word remind us, Father God, of the accurate way of living our Christian life. I pray that we will we have the heart that is teachable and ready to obey to what you commanded us. We also pray, God, Holy Spirit, continue to release healing to those who are sick right now in the name of Jesus, provision to all who have needs. And I also pray, Lord God, those who are seeking for a job, they will find a job, Father God, that is suited for them to glorify your name. And I also pray, Lord God, those who are feeling anxious at this very moment, Lord God, I pray that spirit of anxiety, I just pray, Father God, a spirit of comfort to be upon them. Pray the peace of God, the joy of the Lord will flood your soul in the name of Jesus. Receive your healing, receive your provision, receive the peace and the joy of the Lord in the name of Jesus. And I also pray, God, Holy Spirit, from the beginning till the end of this study, speak to us in a very powerful way. And I pray also for good internet connection. And I pray that wherever your people located in the whole Philippines, I pray, Lord God, that your name alone will be enthroned, will be exalted, will be glorified. Continue to speak to us in a very powerful way. We thank you and we bless you. We decree victory tonight in the name of Jesus. And we claim our miracle healing tonight in the name of Jesus Christ. And all the blessed people of God declare, Amen and Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Tunay nga po na ang Panginoon ay dakila, tapat, mabuti sa bawat isa sa atin. The Lord will never leave us nor forsake us.
Sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang Facebook, live rin po tayo ngayon sa YouTube. Please do us a favor to share this message to your friends, to your loved ones, so that they will also partake the now word of God that will be going to be released tonight. Praise the name of the Lord. So we are in the continuation of our study, biblical principles that empower and establish our faith to secure our victory. And the subtopic is the benefits and blessings of good and accurate sons to their spiritual father. As what we've mentioned in our previous studies, the ideal relationship that should operate in the house of God is none other than a father and son relationship. According to Malachi chapter 4, verse 5 and 6, it says that before the dreadful day of the Lord comes, I will send to you my prophet Elijah, and he will turn the hearts of the father to their children and the heart of the children to their fathers, else I will come and strike the land with a curse. So ito po, pinapakita sa atin ng Panginoon, sabi, the dreadful day of the Lord, before the coming of the Lord, Jesus Christ, before He returns, and the gospel of the kingdom will be preached, before it will happen, there should be interlocking of hearts between fathers and son. That is why, kung kayo po na masugid na taga-subaybay sa ating pong discipleship training, ito po ang huling galaw, you know, ito po ang final move ng Panginoon, a father and son relationship. Why? Because if you acknowledge the authority that God had placed over you or above you, it is for your safety, it is for your protection. At laging tandaan, bakit father and son relationship? Why? Because only sons are entitled to receive inheritance. But if you are not a son, you are just on the mercy of blessings and rewards. But if you are a son, you have your inheritance. Now, not all sons are favorable, or not all sons bring joy to the heart of their fathers. That is why mayroon ding iba na nagbibigay naman ng sama ng loob. Mayroong iba naman nagbibigay ng kagalakan. That is why sa ating pag-aaral, ating nilalagay the benefits and blessings of good and accurate sons of their spiritual father. So if you want to be good and accurate son to your spiritual father, then you will receive these benefits and blessings. So what are those benefits? Number one, the Lord gave me 12-in-1 package of blessings and benefits bestowed upon you through the ministry of your spiritual father. Number one, your pastor, your spiritual father, is the carrier of your grace. So we've discussed that already. Okay, Ephesians 3:2, surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you. So we define the grace of God as God's power and ability working in you for you to become what God wants you to be. Another definition of grace is it is God's power and ability working through you for you to do what God wants you to do. Sabi ng Bible, what God had started, man cannot finish. Because only God who started the works in us will be faithful to finish it and to make it unto completion. But again, mayroon tayong role, you know, mayroon tayong bahagi sa fulfillment po ng pangako ng Diyos sa atin o ng mabuting kalalagayan. Subalit, kakailangan natin ng grasya ng Diyos para tayo po'y makaresponde ng tamat ayon, sangayon sa gusto ng Diyos. And this grace is now available. God made it available for you and me, and we can access it in the life of our pastor or our spiritual father. So a father is able and willing to release the grace to his children. Pangalawa, your pastor is the carrier of the now word of God for you. So just as what we mentioned in our previous studies, na napakahalaga ho ng ating tinatanggap na mensahe, hindi lamang mensahe na natural, kundi mga mensahe na napapanahon o mensahe sa kapanahunan. Sabi po sa John 6:63, the Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words they have spoken for you or to you, they are full of life and spirit. In Matthew 4:4, New American Standard Bible, it says, but he answered and said, it is written, man shall not live on bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. So dito pinapakita po sa atin that the word that you are partaking or receiving should not just be a simple word, but it is a proceeding word. When you speak about proceeding word, it is a now word. But sabing now word, it is the word for the season. It is the word of God that will address all issues, all concerns in life. Ibig sabihin, itong mga salitang ito na sariwa ang siyang magiging katugunan ng Diyos upang ikaw ay makalaya, upang ikaw ay magtagumpay sa lahat ng inyong kinakaharap. At ang now word na ito
ay nakadeposito po sa nagpapastor sa inyo bilang iyong spiritual father. Pangatlo, your pastor leads you towards your provision. Psalm 23 verse 2 to 3, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. So dito makita natin, the Lord used the shepherd to lead the sheep to the greener pasture so that they can lie down and enjoy the blessings of God. Same thing in the Christian walk, in our Christian walk, we need to have a spiritual father or a pastor that we allow to speak and lead our lives in order for them to lead us to our provision. Napakahalaga, provision of what? Provision of blessings. Pangalawa, provision of peace. Pangatlo, He leads me beside quiet waters. Provision of revival, refreshing your soul, and provision of guidance for us to be led to the right path. So nakita po natin sa tatlong bahaging ito is the carrier of our grace, the carrier of our word, and the one who will lead us towards our provision. Dito pa lang makikita natin gaano ka halaga na mayroon tayong kinikilalang spiritual father or pastor sa buhay natin. Pangapat, He is God's hand forming Christ in you. Another blessing that the Lord bestowed upon you or upon you through the ministry of your spiritual father, your pastor, is He is God's hand forming Christ in you. At atin pong napag-aralan noong nakaraan, that Awit 77 verse 20, it says, Ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mong parang kawan. Si Moises at si Aaron, yaong iyong naging kamay. So, the function of a pastor in the life of his congregation, he serves as the hand of God. Ako po ay hinihiling ko pang inyong mga tenga para makinig po sa napakahalagang mensahe ng Diyos ayon sa kanyang salita. It is the right time to fully understand what God is saying in this season. That we need to acknowledge our pastor as our spiritual father. Because one of his major work in your life is to form Christ in you. Why Christ needs to be formed in our lives? Because only Jesus defeated the devil. Jesus Christ, our Lord and King, was the only one who defeated the chief devil, Satan himself. That is why isa sa trabaho ng nagpapastor sa atin. Kung kayo pa yung mga pastor sa inyong sa ating spiritual mentor, spiritual father, kung kayo naman ay miyembro ng kongregasyon sa inyong sa nagpapastor sa inyo, napakahalaga ang trabaho niya because we will going to form Christ in you. Galatians 4:19, My dear children, for whom I am again in the pains of childbirth until Christ is formed in you. So dito pinapakita ni Pablo kung gaano katindi ang hamon sa trabaho po ng isang pastor. Tuwing binabanggit ko po at binabalikan ang pag-aaral na ito, itong number 4 po talagang tumatatak sa aking puso, sa aking espiritu, na dapat malaman, maintindihan ng bawat isa. Never disregard, disrespect, dishonor. Never. Never disregard, dishonor, or disrespect your pastor. Because your pastor played a major role in your life, in your Christian life. At the end of the day, the Lord will bless you the moment He will see Christ in you. Kaya nga ho ang ating pong isa sa major task natin in the year of kingdom manifestation is to manifest the Son of God, capital S, in the lives of the sons of God, small s. Ang Son of God, the Lord Jesus, pertaining to the Lord Jesus Christ, will be manifested in the lives of the sons of God, which are the believers. At ito po'y mangyayari lamang kung hahayaan natin ang ating mga pastor na pormahin si Kristo sa buhay natin. Ang pagporma kay Kristo sa buhay natin ay mayroong kalakip na pagsaway, pagtuturo, pagtutuwid, at higit sa lahat, paghahasa or pag-train sa atin. And these four things are not easy. It will involve kumbaga pakikialam sa buhay natin. And just allow them. Why? Because it is God's assignment for them. Ang goal ng Panginoon, God's goal and original plan for man is Christ likeness, you know.
Romans 8:29, for those whom he foreknew, he also predestined to become conformed to the image of his son. Makita natin ang layunin ng Diyos, ang destiny ng bawat isa sa atin ay maging katulad ni Kristo. Ulitin ko, dahil si Kristo lang ang tumalo at nagpahiya kay Satanas maging sa kanyang mga alipores. At diniinan pa ng Biblia sa 1 John 2:6 NIV, whoever claims to live in Him, whoever claims to live in God, sino man nagsasabi na sila ay nasa Diyos, must live as Jesus did. Mabuhay ng katulad ni Jesus. Purihin ang Panginoon, ano? At ito na po tayo sa number 5. Okay? Sa number 5, napakahalaga ho ng ating pag-aaralan ngayong gabi. Another benefits and blessing God bestowed upon you through the ministry of your spiritual father. So dito makikita po natin, number 5, He keep watch over your soul. Okay? He keep watch over your soul. Ako po ay nakarinig sa isa pong nagtuturo sa amin sa aming pastoral movement, si Pastor Jerry Virayino. Napakaganda po ng kanyang tinuro. That before the dreadful day of the Lord comes, sabing dreadful day before the preaching of the gospel of the kingdom into the whole world, before the return of the Lord Jesus Christ, a father and son relationship must be first must be established. Now, dito makita natin isa sa benepisyo at pagpapala ng Diyos sa isang mananampalataya ay binigyan siya ng spiritual father or pastor na siyang magbabantay ng kanyang kaluluwa. Mga kapatid, ito po ang isa sa kumbaga benepisyo at blessing sa ating mga mananampalataya na binigyan tayo ng Diyos ng tagamasid at taga-ingat. Pag sinasabing keep watch over our soul and overseer, it compasses all. Siya yung magpo-provide ng spiritual nourishment. Siya rin yung magbabantay ng ating kaluluwa. Siya rin yung magre-rebuke sa atin, magtutuwid sa atin. So ito ang trabaho at benepisyo ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ng ating spiritual father or pastor. Now, bakit kasi kailangan pa kaming bantayan? Bakit kaya naman namin kung kami lang? Yan ang katwiran ng iba. I don't need a pastor to watch over me. I can manage. Yan ang sabi ng iba. Now, which is, kadalasan na, almost 99.9% sa mga nagsasabi ng ganyan, kadalasan napapahamak. Why? Because God compared His people to a ship. Ulitin ko. Marami ako naririnig. I don't need a pastor. Tao rin yan eh. Ang kailangan ko, Diyos. Kami lang, ako lang, tsaka si Lord. At kadalasan sa mga nagsasabi ng ganyan, 99.9% napapahamak. Bakit? I conducted a study. Okay? Excuse lang po ah. I conducted a study. Bakit kailangan ang mananampalataya mayroong nagbabantay sa kanya? Only to find out that God compared His people to a ship. Okay, maganda siguro pag-aralan natin to. He compared His people to a ship. At ano yung mga references natin dyan? Tingnan natin ang Isaiah 53 verse 6. We all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to our own way. And the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Sa dami ho ng klase ng hayop ng nilikhaan Diyos, ikinumpara ng Diyos ang mga mananampalataya katulad ng isang tupa. Another verse. Matthew chapter 9 verse 36 ESV. When he saw the crowd, he had compassion for them because they were harassed and helpless, like sheep without
a shepherd. So para po magkaroon tayo ng maliwanag na kaunawaan ngayong gabi, kasi hindi po maiwasan, marami ho ang nagsasabing, I don't need a pastor. At saka, bakit ako kailangan ilid ng pastor? Tao rin yan. Nagkamali rin, nagkakasala rin yan. Tapos ililid ako. Sa Diyos lang ako. Ulitin ko, 99.9% sa mga nagsasabi na yan, madalas na papahamak. Why? Because, as I've shown you in the scripture, that we were likened or compared to a sheep. Sino nagkumpara? Diyos. Now, para maintindihan natin, let's study the characteristics of a sheep. Are you ready? Number one. Sheep have no sense of direction. Isa sa characteristic ng tupa, ito'y walang direksyon. Sheep have no sense of direction at all. In fact, they follow whoever is leading them, even if it leads them off a cliff. Ganun ang mga tupa. Walang sense of direction. Kahit sino ang maglilid sa kanila, kahit na yung paglilid sa kanila papunta sa bangin, sunod lang yan ang sunod. Nakikita nyo, mayroon pong isang kwento ako nabasa. Yung isang farmer, mayroon siya mga alagang tupa, sinubukan niya kung talagang totoo itong sheep have no sense of direction. Bago niya pinalabas sa kwadra, naglagay muna siya ng tali doon sa labasan. So nung lumabas yung mga tupa, yung mga naunang tupa, dahil nakitang may tali, tumalon, tinalunan yung tali. At yung mga sumusunod, bago sila makalabas, pinutol na muna ng farmer yung tali. Pero tingnan niyo mga kapatid, wala ng tali, pero dahil yun ang ginawa ng mga nauna sa kanila, lahat ng lumabas na mga tupa, tumatalon din. Ooh. And which is kung ikukumpara mo sa tao, mukha may katotohanan. Kaya kailangan natin ng pastor, kasi kahit alam na nating mali, yung gagawin natin, alam na natin na mayroon ng nauna na mali ang ginawa. Pero tingnan mo, yung pagiging tupa. Ayoko na magsalita ng hindi, ano ha. Alam nyo na ibig ko sabihin sa mga nakakarinig sa akin palagi. Alam mo ng mali, alam mo ng napatunayan na walang kakwenta-kwenta at walang patutunguhan ng isang buhay ng mananampalataya na walang nagpapastor sa kanya. Nakita mo na yung pruweba sa iba. Napahamak na. Pero mayroon pa rin sumusunod. Bakit? Ganun ang tupa. No sense of direction. Hindi ko talaga mapigilan. Yung kasi nakasulat, binura ko na nga eh. Ang sabi ng iba, sheep is the dumbest. One of the dumbest animal in the planet. Ibig sabihin, stupid. At dito tayo ng Diyos, dito ng Diyos kinukumpara yung mananampalataya. Kaya pagka walang mag-guide at walang kakilalaning guide or shepherd, ang sheep, talagang ito magiging mangyari na kahit sa bangin na siya dadalhin, ang gagawin niya lang, susundan niya lang yung nauna. Kaya marami ho na kulto, marami ho na daya. Bakit? Because they don't want somebody to lead them. This is the problem. Kaya marami mga mananampalataya, kahit sa mga sandaling ito, they are struggling in all areas of their lives. Spiritually, emotionally, physically, financially, even materially. Why? Because they do not acknowledge their shepherd. Akala siguro nila, sila hindi tupa. Eh, yan nga ang pagka, ano sa atin ng Panginoon eh. Diyan tayo kinukumpara. Kahit ako, na nagpapastor na, may kinikilala rin akong somebody na nagpapastor sa akin. Because I know myself. We do not possess, or we have no monopoly of knowledge, wisdom, and understanding. Each one of us should recognize someone as our leader. Given na si Lord
Lahat tayo dapat nililid naman tayo lahat ng Diyos. Pero, ang problem nga kasi hindi natin si Lord nakikita. Katulad ni Pablo, kaya nga malinaw sabi ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Ang problema ng iba, ang asal hindi tupa. Pag hindi mo maintindihan ito, that you are likened or compared to a ship, there's a big possibility na mag-aasta ka na akala mo kaya mo. And only to find out, at the end of the day, you will see yourself naroon sa kapahamakan. Ganun na nangyari dito. A ship have no sense of direction. You want direction? Then, be connected and be led by a shepherd. Tanong, ikaw ba ay pinapangunahan na nagpapastor sa'yo? O ikaw ba na nakikinig sa'yo ngayon, mayroon kang kinikilalang pastor sa buhay mo? O kung ikaw naman, pastor, na nakikinig sa akin ngayon, mayroon ka bang kinikilalang mentor or spiritual father sa buhay mo? It is very, very hard to lead a church without somebody or someone leading you. It is very, very hard to lead a church without being accountable to somebody. Sasabihin natin, accountable ako sa Diyos. Ako po ay 30 plus years na sa pagmi-ministry. Yang ganyan mga pangatwira na hindi na umuubra. You're accountable before God? Dapat lang. Pero the question, are you accountable before men? That's the problem. We don't want somebody to lead us because we don't want to be accountable to somebody. Kaya nangyayari, pag wala kang accountability sa nagpapastor sa'yo, ano mangyayari? You will become lawless. And a lawless minister will only lead lawless members. No offense, I want you to understand. If the people in the church are lawless, they do not recognize a leader. Sa lang ibig sabihin niyan, the one leading, do not recognize also someone to lead him. What you sow is what you reap. Malinaw? Another characteristic of a ship. Number two, ship are defenseless. Una, ship have no sense of direction. Pangalawa, ship are defenseless. One of the most interesting characteristics of ship in the Bible is that they cannot defend themselves very well. Have you ever seen a ship growl or show their teeth? Or maybe bite, run fast, or pull out their clothes? Meron na ba kayo nakitang mga tupa? Papakita na lumaban, lumalabas yung dila, lumalabas yung ngipin, o di kaya nangagat, o di kaya kumahol, o di kaya nilabas yung kanilang kuko? Wala. They do have two things in their arsenal. Dalawa lang ang kaya magawa ng tupa para depensa ang sarili niya. Kasi yung malaman, number one, when sheep are frightened by noise such as running water, they will run away together. Hopefully, in the right direction, they have some kind of protection as a whole group, whereas individually, they are defenseless. Yan lang ang kaya ng tupa. Pag sila'y nakarinig ng lagaslas ng tubig or ingay, ang unang ginagawa, tumakbo. Ang tanong, dahil wala nga nag-guide, sana tama yung direction ng tinakbuhan. Kaunawaan tayo, mga kapatid. Pangalawa, na depensa ng tupa. Ship kick. Abay, sumisipa pala. A ship is especially prone to kicking if she is protecting her young. Other than those two defense mechanisms, ship are sneakers bar, just waiting to be eaten by a wolf if they don't stick together. Nakita niyo ho? Yan ang tupa. At dyan tayo kinumpara. We are much the same way. We can kick a little and run, but mostly we are defenseless. God compares us to sheep in the Bible because we need His protection. Kaya tayo kinumpara ng Diyos, katulad ng tupa, defenseless. Why? Para ma-recognize natin
i-recognize natin na kailangan natin ng protection ng Diyos. We need to stick together as fellow Christians. Check out this ship in the Bible verse. Ano sabi? When he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Nakita niyo? Pag walang kastol ang isang tupa, hinaharas siya ng demonyo at nagiging helpless siya. Wala siya magagawa kasi walang nagpoprotekta at dumidepensa sa kanya. Mga kapwa ko mananampalataya kay Kristo. Ang pangungusap na ito ng Diyos ay napakaliwanag. Kilalanin mo ang iyong pastor bilang iyong tagapagtanggol laban kay Satanas at sa kanyang mga alipores. Without a pastor, ano sabi? Mismo sa Panginoong Hesukristo ito nang galing. When he saw the crowds, he had compassion for them. Why? Because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. A sheep without a shepherd is harassed and become helpless every time the devil attacks him. Mga kapatid, pangungusap ng Diyos sa lahat ngayong gabi. Kilalanin mo, i-honor mo, i-respeto mo yung taong nagpapastor sa iyo. At sa mga kapwa ko naman pastor, palagi ko nang sinasabi, ulitin ko minsan pa, you need or we need a spiritual mentor or a spiritual father that will lead and guide us so that we are also protected while we are leading our people towards destiny. Ang problem sa mga lingkod ng Diyos, ayaw natin na mag-submit sa isang tao. Ulitin ko, hindi ang Diyos nangungusap ng direkta sa atin or mayroong mga impression, hindi sa lahat ng panahon. Kasi it is God's protocol, as I show you later sa study natin. Gusto ko maunawaan natin that God shepherd us through a human shepherd. Katulad nito, kinukumpara tayo ng Diyos sa Biblia. Kasi defenseless tayo when it comes to the attacks of the devil. But unless and until na tayo ay connected sa isang minister na kinukonsider natin as our spiritual mentor, spiritual father, yun ang nagiging safety natin. Our pastor is our safety. Why? Because they are the one who keep watch over our soul. Pag hindi ito maintindihan ng marami, maging ng buong Pilipinas, buong mundo, then many believers will become harassed and helpless. It is very ironic because we have a powerful, unstoppable, immovable, wonderful God. But why is it that many believers are suffering? It is not because God doesn't love them, but because they do not know or they are ignorant of the truth. Yan ang sabi ng Panginoon sa Hosea 4:6, my people perish because of lack of knowledge. This is what God wants us to know, tonight. That you are helpless and you are harassed if nobody will shepherd you. Now, why? Because a sheep is defenseless. Wala, hindi siya katulad ng aso, na pag ang aso, kinalaban mo, ikakagating ka talaga niyan. Hindi siya katulad ng kabayo, na pag kinalaban, sisipain ka talaga niyan. Hindi siya katulad ng leon, subukan mo leon, lalapain ka niyan. But a sheep cannot. At dito tayo ng Diyos kinumpara. But as long as the sheep is in the presence of the shepherd, hallelujah. That's what the picture. Papakita ko sa inyo kung gaano katindi. Kung ikaw ay safe sa presensya ng iyong shepherd is when you are in the presence of your shepherd, ano mangyayari? All the lions, the wolves, lahat ng mga adversaries, lahat ng mga kalaban na hindi makalapit. Why? Because you are under the protection of your shepherd. Mga kapatid, tingnan yung picture, sobrang linaw na.
But because of ignorance, because of negligence of the word of God, ako po'y nalulungkot. Kung magrebelde sa pastor ang mga miyembro, ganun lang kabilis. Kung magbagbait saka magslander, ganun kabilis. Mangatal kayong lahat sa takot at sa panginginig. Because every time you move away from the covering, from the protection of your shepherd, then you will become harassed and helpless. Pag-aralan nyo nga po yung versikulo na yan sa Bible. Oh. Kaya no wonder, maraming mga mananampalataya, harass, inaharas ng demonyo at nagiging helpless. Why? Because they do not recognize the shepherd, their pastor. And a pastor also is being harassed and become helpless because they don't have a spiritual father, a spiritual mentor that is covering them. Mga kapatid, ngayong gabi, kung kayo po'y exposed sa atake ng demonyo at hinaharas kayo at nagiging helpless, ano pang hinihintay mo? Ngayong gabi, never sleep. Instead, you ask God, Lord, connect me to the right man. Connect me to the right man. Kung ikaw'y membro, leader, worker, kaman, anuman narating mo at natapos mo, Lord, give me a humble, a teachable, and a tender heart to submit myself to my shepherd in order for me not to be harassed and not to become helpless in my Christian life. Malinaw. Number three, sheep cannot get up without help. Ano ito? Ngayon, bago nyo siguro marinig ito. Isang karakteristik ng tupa, a sheep cannot get up without help. Sometimes, sheep turn over on their back. Ibig sabihin, napapatihaya ang tupa. Like a cockroach or turtle. Di ba nakita kayo ng ipis pag napatihaya? O di kaya yung turtle? Yung pagong? Hindi makatayo mag-isa. Napansin nyo? Ganon din ang tupa. Nakita nyo nga, habang pinag-aaralan natin to, makikita nyo, talagang kawawa pala talagang isang mananampalataya. Eh, dyan tayo na Diyos kinumpara eh. With their legs flailing in the air, nagkakawag-kawag yung mga paa, hindi kayang tumayo eh. Di katulad ng aso pag tinumba mo eh. Pag tumayo eh, mabilis pa sa alas 4. But the sheep cannot. There is an old English shepherd term for this. It is called cast down. Napatihaya. A cast sheep is actually a pitiful sight. Nakakaawa, tingnan. Bakit nagtatry siyang tumayo, hindi niya kaya. Nakatihaya lang yan. Alam mo kung hindi mo yan itatayo, bukas, hanggang bukas, nakatihaya pa rin yan. Ganun ho. Alam mo ito mga karakteristics ito? Talagang totoong-totoo sa buhay ng mga mananampalataya. If the shepherd does not lift up the sheep and put it back on its feet, it will die. Mamamatay kasi pag hindi, kung walang shepherd na tutulong para siya ibangon, ay talagang mamamatay siya sa ganong kalalagayan. It is completely helpless to the prey around it when it is in this position. Kasi kung nakatingay at hindi sa sarili niya nga, hindi niya kayang tumayo, sa posisyon na yun, ay talagang say totally, completely, undisputedly helpless sa kanyang mga kalaban o kaaway o sa kanyang mga kumbaga sa mga leon sa ganung posisyon. Furthermore, it could get left behind when the flock moves on. Kasi nakatihaya siya, di niya kayang tumayo pagka ang shepherd ay magsimula ng aalis, maiiwan siya. Makinig kayo mabuti. Kung walang shepherd na tutulong sa sheep pag siya natihaya, wala hong mangyayari sa kanya at pwede siyang mamatay. Tingnan niyo to ha. How many times have we been cast down or flailing on our backs? Katulad ng tupa, tayo rin ay napapatihaya. How many times when we have been in serious trouble without intervention from good shepherd, from the good shepherd? Thank God for His goodness. He loves us enough to help us get right-sided. I know God compares us to a sheep in the Bible for good reason. We are a mess without Him.
tayo po'y magkakalat lamang or magiging walang kwenta, useless, kung wala ang Diyos as our shepherd. Na makinig mabuti. Ganito ho pinresenta ng Diyos sa Biblia ang buhay ng isang mananampalataya. Kaya pala, in the last book of the Old Testament, which is Malakay, before pumasok ang New Testament from the book of Matthew, the Lord emphasized the father and son relationship, that every believer should recognize and acknowledge somebody to be his leader. Someone that will always guide, protect, teach, correct, rebuke, and train a believer. Kasi kung wala kang kinikilala, automatic yan, lawless. Ngayon, kung may mga time na madapa ka, sino ang magtatayo sa iyo? Ikatulad ka lang ng tupa na pag natihaya, hindi na kayong tumayo sa sarili. At totoo, maraming mga tao na uwi sa suicide. Bakit? Because they have nobody na kanilang tatawagan. Tanong ko sa iyo ngayon, kapatid, sa mga sandaling ito, pag dumating ka ba sa lowest moment ng buhay mo or darkest moment ng buhay mo, which is hindi makaiwas ang lahat sa atin, mayroon at mayroon darating na ganyan, sino ang taong unang-una mong katawagan o tao na pwede mong sasandalan? Sasabihin mo sa naman sa akin ngayon, Diyos! Alam niyo yung mga nag-suicide kung talagang sinagot sila ng Diyos? Pag tumawag, sa talaga niyo yung mga nag-suicide, hindi na tumawag sa Diyos, tumawag din yun eh. But because they failed to have a shepherd, they failed, even believers, ha? They failed to recognize their shepherd. Ano nangyari? Sa alip na sa pastor, humingi ng tulong. Kung kani-kanino humingi ng tulong, ayun, napahamak. Mga kapatid, pinapakita ko sa inyo ang karakteristik ng tupa. Characteristics ng tupa para magkaroon kayo ng idea kung ano ang epekto nito sa ating pagiging mananampalataya. We are a mess without Him. He will tend his flocks like a shepherd. He will gather the lambs in his arms. He will carry them in his bosom and gently lead those that are with young. Dito pinapakita sa atin ng Diyos bilang good shepherd, bilang chief shepherd. Alagaan tayo ng Panginoon. Pero again, in our case or in the church, Jesus is the chief shepherd, but the under shepherd, the chief shepherd will shepherd the church through his under shepherd. Kaya ang demonyo nagwawala doon sa mga immature, rebellious, hard-headed, stubborn believers na magiging dahilan ng karebeldehan sa loob ng church. Paano ka magrebelde sa loob ng church yung hindi mo kikilalanin yung authority ng pastor mo na inilagay ng Diyos above you? Ulitin ko, just to rephrase this sentence, you are a mess without the leading of your pastor. Pastor, if you're a pastor listening to me right now, you are a mess if you don't have a spiritual mentor or a spiritual father. We are messing up our lives and we are messing up the lives of the one, of the people we are leading. Mabigat po ito. But we need to tell the truth in order for us to be set free and delivered from this ignorance na kinalalagyan ng maraming mananampalataya. Share niyo po itong message na to sa iba para marinig din po nila. Number 4, sheep cannot meant to carry, sheep are not meant to carry burdens. Isa pang kahinaan ng tupa. Sheep are not meant to carry burdens. Hindi siya pwedeng kargahan. Hindi siya pwedeng pagbuhatin. Di katulad ng mga camel, kabayo, baka. Hindi katulad ganun ang tupa. You will never see sheep
carrying a pack on their back. Wala kayong magandang tupa na may karga-karga. Bakit hindi sila meant para doon? Other animals are good for carrying things, but not sheep. They were not meant to carry a heavy load. In fact, they would be crushed under such a weighty burden. Kasi kung lalagyan mo ang tupa ng karga, mabigat na karga, baka madurog ang mga buto niyan. That is why God compares us to sheep in the Bible. We were not meant to carry our burdens. In fact, we have to give Him our heavy load so He can carry it for us. Sabi po sa Psalms 55 verse 22, cast your burdens on the Lord and He will sustain you. Ang tupa ay hindi po meant or hindi po siya nilika para magdala ng pasanin. Kasi kung lalagyan mo ng pasanin ng tupa, mabilis siyang mabreak or ma-crush sa bigat ng kanyang dala. Which is totoo! Diba? Tayo mga mananampalataya, pag mabigat ng dala, kung ano-ano lumalabas sa mga bibig natin, ayoko na, suko na ako, hindi na ako, titigil na ako, maglalaylo muna ako. Nakita mo? Tupang-tupa talaga. Alam nyo, ang Diyos, hindi talaga siya nagkakamali. Talagang perfect God siya. Pag ano ang kanyang sinasabi sa kanyang salita, hindi talaga yun nagkakamali. Kaya ako sa inyo lahat, mga kaibigan ko, mga kapatid ko, nakikinig sa akin. Treat the Word of God as your final authority. Let God be true and every man a liar. Pagdating sa salita ng Diyos, take it as your final authority. Because the Word of God is final. Do not adjust the Word for the people, but let the people adjust to the Word of God. Why? Because it is a final authority. Malinaw, ho? Sabi ng Panginoon, cast your burdens to the Lord and He will sustain you. Again, your pastor can help you in coming to God by releasing to you the now word, by releasing to you the blessings, the grace, releasing to you the now word, leading you towards your provision, forming Christ in you. Napansin nyo? Kaya napakahalaga na malaman mo na ikaw ay tupa at safe lang ang tupa kung mayroon siyang pastol. At ang ating dakilang pastol ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, pero ang Panginoong Jesucristo nagpapastor sa ating gamit ang tao na siyang pastor mo ngayon. At kung ikaw na may pastor, kailangan mo ng spiritual mentor, spiritual father na magpapastor din sa iyo para magiging protektado ka rin at wala rin demonyo maagalaw sa iyo. Lumiliwanag po ba, mga kapatid? Malinaw po, mga kapatid. Another characteristic. Number 5. Sheep will settle for less. Isa sa characteristics ng tupa. Sheep will settle for less. Nako, kamukhang-kamukha talaga ng mga mananampalataya, no? Instead of settling for the best, most believers settle for the less. Tingnan natin. When sheep are thirsty, pag nauhaw sila, they will stop at a dirty puddle right in front of them instead of going for the clean, still waters 20 feet ahead of them. Kita nyo? Pag mayroon sila makitang inuman na napakarumi, iinumin nila yun instead na maglakad pa ng 20 feet para makapunta doon sa mas malinis na tubig. Ganun ang tupa. They always settle for less. Sadly, they are content with filth so long as it satisfies at the moment. Ganun sila. Kahit marumi yung tubig na inumin nila, dahil nauhaw silang masatisfy lang sila for that moment, wala silang pakalam kung marumi. Di ba katulad din ng maraming mananampalataya ng ganun?
Furthermore, they will stink and never even know it. Di nila namamalayan, nangangamoy na sila. Bumabaho sila na hindi nila alam. Bakit? Kasi sa utak ng isang tupa, kung anong meron dyan, basta maibsan, wala silang pakialam yung uhaw nila maibsan, marumi man o malinis yung tubig, iinumin nila. At madalas, marumi ang naiinom nila. Oh, nakita nyo na. Dito tayo ng Diyos, kinumpara. Truthfully, they lack discernment and judgment and do not know what is good for them. Ganun ang tupa. Kulang sa discernment, kulang sa judgment, at hindi alam kung anong mabuti para sa kanila. Totoo ba ito? Nangyayari ba? Sa mga mananampalataya? Oh, isang dali. Tingnan natin. We find we are not much different to a sheep. Ayan na. Many times, we see a dirty paddle, thin, in front of us, and go straight for it because we think that is all there is in life. That is all there in life is in life. We think we are satisfied when, in reality, we are poisoned and stink. Diba? Alam ng kasalanan. Pero gagawin pa rin. Sa pag-aakala na hindi siya mahuli. Sa pag-aakala na okay lang yun. Kasi meron naman 1 John 1:9. Hindi niya alam na po-poison na, na-contaminate na at pumabaho na ang kanyang espiritu. Nakita niyo yung paralel ng tupa at ng mananampalataya? Perhaps sin even looks enticing at the time because, after all, it is water. Many times we know it will harm us, yet we will still do it because we are stubborn, blinded from the truth, or simply lack judgment. God compares us to a sheep in the Bible because we don't always know what is good for us. The Lord is my shepherd, I want for nothing. He makes me lie down in green pastures and leads me beside still waters. My friends, look at me now. Makakaiwas ka lang sa kasalanan at magkaroon ka lang ng matalas sa discernment at right, tamang judgment para wag kang mahulog sa trap ng demonyo kung mayroong pastor na naggagabay sa iyo. Without a pastor leading you, you will fall on a ditch. Mahuhulog ka sa bangin, kapatid ko. Kung ikaw na nakikinig sa akin ngayong gabi, nag-i-struggle ka sa pamumuhay pananampalataya mo, i-check mo yung submission mo at connection mo sa nagpapastor sa iyo. Kung ikaw ay pastor na nakikinig sa akin ngayon, i-check mo yung connection mo at submission mo sa mentor mo or spiritual father mo. Or kung wala kang mentor spiritual father, yan ang ultimate reason why you are struggling in your pastoring or in your ministry. Mga kapatid, magbukas po tayo ng ating puso't kaisipan ngayong gabi. Because if we will neglect this revelation, baka mauwi tayo sa disqualification. Because the Lord is not after a person, but is after the commitment and dedication of a person towards His work. Because walang indispensable sa Diyos. Anybody and anytime God can replace an abusive and a hard-headed, stubborn worker. Walang pakialaman Diyos kung ginamit, kung nagamit ka noon at naging maayos ka noon. Tapos bigla ka nagwala ngayon. God doesn't care. He can replace you anytime. Walang indispensable sa gawain ng Diyos. That is why dumarating ang ganitong mga katuruan para panatilihin tayo sa tamang landas para sumusunod tayo sa Diyos ng accurate. So dito makita natin, isa ho sa karakteristik ng tupa is sheep settle for less. Makita nyo, kahit marumi na yung nasa unahan ng tubig, ando naman 20 feet lang ang layo, napaka-clean na water, refreshing, papatulan niya yung marumi. Bakit? Kasi sa kanya, wala pa kailang marumi yan o hindi. Lack of discernment nga eh, lack of judgment. Okay? And they do not know what is good for them.
Parang mga nampalataya. Alam ng kasalanan, alam ng hindi kinalulugdan ng Diyos, gagawin pa rin. Alam ng sinabihan na siya ng pastor, huwag ka mag-boyfriend ng unbeliever, sinabihan na siya ng pastor, huwag mo nang gawin yan, itigil mo na yan. Hindi pa rin makinig. Bakit? Tupa! Tupa. You know, what's the work of your pastor? Please read my lips and listen to me carefully. The job of your pastor is to turn the sheep into a lion. Because once a sheep becomes a lion can defend himself, a lion knows what to eat, a lion has a powerful discernment, and by the way, the lion is the king of the jungle. Kingship ang dala ng lion, at ang sheep is a symbol of a slave. Ikaw naman tayo. At sa ganitong transition from being a sheep into a lion, you need a powerful, God-given pastor or spiritual father that will circumcise your heart and lead you, teach you, rebuke you, correct you, and train you. Habang nakikinig kayo sa akin ngayon, nakikita niyo yung characteristics ng mga tupa. Kumusta kaibigan? Kumusta kapatid? Number 6. Sheep cannot care for themselves when wounded. Sa pa ito. Sheep cannot care for themselves when wounded. Pag nasugatan ng tupa, hindi niya kayang gamutin ang kanyang sarili. When sheep get a wound or a bite, they cannot care for themselves. Other animals lick a wound until it heals, but not sheep. Ang aso, ang pusa, ang ibang hayop, pag nasugatan, didilaan lang nila yun. Gumagaling! Pero ang tupa, walang ganun. They need a shepherd to tend to their injuries. Siguro naman, maliwanag na ito. Kanina pa ito, pang-anim na ito. Hindi kayang gamutin ng tupa ang kanyang karamdaman, yung kanyang sugat. Kailangan niya ng shepherd na maggagamot sa kanya para ayusin ang kanyang injury. Many times there would be an ointment cup needed to be put on their leg and possibly binding of the wounds. A good shepherd would look after the wound constantly until it was healed completely. Nakita niyo na? Trabaho ng mabuting pastol. Trabaho ng pastor mo. Pag ikaw ay nasugatan, ikaw ay nadapa, ikaw ay natalisod, ikaw ay gabayan, palaging tingnan, gamutin ang sugat mo, at palaging i-check kung ikaw nga ba'y lubos ng magaling para makabalik ka na sa paglilingkod. Hindi ba ganito? Ang iba, nakita nyo, pag hindi nyo naintindihan at sasabihin mo, ako lang kika si Lord, ayan ang mangyayari sa buhay mo. Ano ang nangyayari? Nagkamali na, nagyabang pa. Nagkamali na, lalo pang nagmatigas. Tupa ka nga. Di mo kayang gamutin ang sarili mong sugat. Kailangan mo ng pastor para gamutin ka at i-monitor ka hanggang gumaling ka na makabalik ka sa pinanggalingan mo. Ang nangyayari, dahil walang nagagamot, yan ngayon ay lumala, na-infect. Once infected, pwedeng maputol, pwede ikamatay. At yan ang nangyayari sa maraming mananampalataya. How he wants to look after our wounds and treat it with ointment and bind it up. Often we are brokenhearted and need his healing, but we won't let him touch us. That is why God compares us to sheep in the Bible. He heals the brokenhearted and bandages their wounds. Ito ang gusto ng Diyos gawin. Paano ng Diyos gawin ito sa iyo? Pagalingin ka, paano ng Diyos ayusin ang injury mo in the spirit? He will use the man, your pastor, para gawin ito sa iyo. Ang problema, dahil nga matigas ang ulo, hindi naintindihan, sa halip na nagkasala na, nadapa na, umiwas pa.
Yan ang problema sa mga hindi anak sa pananampalataya. But if you're a son, alam nyo, pag anak ka, anumang pagkakamali mo, kaya ka pa rin tanggapin ng tatay mo, mga magulang mo, sapagkat anak ka nila. Yan ang problema pag hindi ka spiritual son. Sa iyong pastor at hindi mo siya kinikilalang spiritual father. Pag ikaw na dupilas, pag ikaw na dapa na subasob, magtutuloy-tuloy sa backsliding talaga yan eh. Are you listening? I hope and pray that tonight you are learning a lot. Because the Lord is in the business of preparing His people for a great manifestation of His kingdom, for the great release of His blessings, for an open heaven. But if we fail to do that, at hindi natin kinikilala ang nagpapastor sa atin, we are heading towards frustration, towards defeat. Lastly, number 7, sheep are emotional and recognize the shepherd's voice. Ito lang yata magandang karakteristik ng tupa eh. Sheep have a remarkable instinct for knowing the voice of the shepherd. Because they are emotional animals, they can detect strangers. Amazingly, they will fear a stranger's voice and flee. Since they are emotional, they also have the ability to build friendship with other sheep and stick up for each other when in a fight. They can also get anxious and distressed, and they feel sad when their sheep friends are gone or dead. Emotional ang tupa. Kaya papapansin nyo, pagkadadali na yan sa katayan, nakita mo, umiiyak. Isa yan sa characteristics ng tupa. Okay? We can learn a lot from these animals. What they lack is direction. They make up for in loyalty. Kung wala man silang direction, pero pagdating sa loyalty, may characteristic na ganyan ang tupa. Friendship and voice recognition for the shepherd. God compares us to sheep in the Bible. We are not so loyal, we don't stick up for friends always, and we struggle to recognize the shepherd's voice. Shepherd's voice. Perhaps we don't know His voice because we are not communing with Him all day and all night like sheep do with the shepherd. However, we do have the ability to hear the shepherd's voice if we will stop and listen. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa bawat isa ngayong gabi, kung kayo man po ay nakakaranas ng kahirapan, struggles, difficulties sa iyong pagiging mananampalataya, it is always connected. It is always connected to your submission to the authority, which is your pastor, your spiritual father. Pastors, if we are having difficulties, struggles, hardships in our ministry, it is always connected and associated kung sino ang kinikilala mong spiritual mentor or spiritual father mo. Kung hanggang ngayon, wala ka pa rin kinikilalang authority or leader above you. Sorry to say, you are leading but you are operating in an illegal authority. Because any authority without somebody above him, leading him, or may kinikilala siyang authority above him, you are operating in an illegal authority. Same with the leaders, members, workers in the church. If you do not recognize your pastor, you do not respect, you do not honor, you do not obey your pastor. Even if you are a leader in a church, you are also operating in an illegal authority. My friends, ngayong gabi, as I present to you the characteristics of a sheep, one of the blessing and benefits bestowed upon you in the life to the life of your spiritual father, your pastor, is he is the one who takes care or oversee our soul. Siya yung nagbabantay, nagpoprotekta, nag-iingat, nagsasaway sa ating kaluluwa. And as what God showed us, we really need a pastor
to lead and guide us because we were likened or compared to a ship. Nawa ngayong gabi, mayroong kayong natutunan at nawa ngayong gabi, magdesisyon tayong lahat na magpasakop sa otoridad na inilagay ng Diyos sa atin sa spiritual na aspeto, which is the highest authority among all authorities. Spiritual authority, our spiritual father, our pastor. And for us pastors, nawa, magpasakop tayo at sumunod sa ating spiritual mentor, spiritual father. Kung wala pa po kayo, kinikilala ngayon, mag-pray po kayo. Hingin natin sa Diyos na tayo ay bigyan upang tayo po ay mag-ooperate not in an illegal authority but in a powerful authority according to the protocol of heaven, which is God-given protocol. Pagpalain tayo lahat ng Diyos at tatuloy kong dalangin, your table will never run out of food. There will always be abundant food at your table. The works of your hands will be blessed by the Lord as you continue to submit, obey, and follow the protocol of God by submitting yourself and obeying your spiritual father, your pastor. I pray that the Lord will continue to pour out His peace upon you. He will give you peace and continue to make His face to shine upon you. This is my declaration and prayer in the almighty name of Jesus Christ, our Lord, and all the blessed people of God declare, Amen and Amen and Amen. Shalom!